Popshi, balikan lang natin kasi gusto naming malaman nung panahon na nagsimulang mangyari ito, ano yung mga napansin po ninyo? Eh, noong madaling araw na may yung sinatawag na burog sa amin, yanig, ay yung mga manok na nakita ko na tumitila ako na dati siya matataas, mababa na. Parang, bumaba sila. Parang nagbalis siya. Noong pa, ay, pero wala pa rin sa akin. Napansin ko lang. Eh, noong pa, parang tawag naman nagalit sa isip ko, nung unang putok na ang mga hayop ay nagbababaan pagkasadyang mainit na klima sa loob. So, Papsi Eddie, kasi talagang ramdam nyo ang pagburo kasi doon talaga kayo sa paanan. Oo naman, Doon sa basketball na pinuntahan namin yun, na pumunta kami sa Magandang Buhay doon. Dito pa ho kami sa kabilang side. Ah, dito kayo sa kabilang side. Kwento nyo po, Papsi Eddie, paano po yun nung nakita nyo yung mga hayop na nasa baba na yung mga manok? Eh, sa dami kong inintinding mga hayop, ay di baliwala sa akin. Pero ako'y matalas ang pakaramdam ko. Habang nagyayayanig ng malimit na, ay pinaghanda ko na ho yung misis ka o iba na ito. Maghanda ka na, magaling na sigurado tayo. Ngayon, noong mga siguro alas 12, umikit na umulang ho sa alas 12 tanghali, ay hindi na maganda sitwasyon. Ay di sabi ko, handa mo mga kagamitan yung pwede lang natin dalhin. Ang naihanda ho ni Mrs. ay yung namadali yung damit ng aking mga apo at damit niya. At damit ko, bahayo, tatlong bungkus yun. Ngayon, nung madali na hong malapit na hong mag-alas dos, sasabog na yun, ay sabi ko, sinakay ko na yung apo ko. Sabi ko, sumakay ka na rin. Ay medyo injury pa yung Mrs. ko, sumasaktong ito. Akay ko pa ho yung sa bangka. Bago ko pa ho nabalikan yung, binalikan ko ho yung tatlong kahon ng mga damit namin. Nung mahakot ko ho, tinanong ko kay Mrs. ko, ano tong damit na ito? Alin dito ang sa mga bata? Yan. Ano tong ito? Ay sa akin yan, yung iyo, yung isa. Sabi ko, tinimbang ko, ay ang capacity ho ng bangka ko, parang apat na lamang na tao. Ngayon, kung bibit-biting ko yun, masyadong mabigat, hindi na kami makatakbo ng mabilis. Eh, sa totoo lamang, ang pinili ko ay damit ng apo ko at damit ng misis ko. Iniiwan ko na ho yung damit. Huli ka na talaga pagka ganun iniisip. Ay, kahuli-hulihan na ho kaming umalis. Sa tingin ko, kami nala ang nadoon tao. Ay, kayo na lang natira. Pero nung 4 a.m. po hanggang sa bumuro na ng bumuro, lahat ng kapitbahay nagtulungan na mag-ready na. Lahat kayo nagpakiramdaman na lang. Ay, bilang ho isang kagawad ako doon, ay bago ho ako lumikas, ay binaybay ko na yung set na malapit sa akin at sabi ko magsipaghanda kayo, hindi na maganda sitwasyon. Kaya ho huling nagpaiwan, baka ho mayroong hindi makinig sa akin, ay nakakaawa naman kung abuti ng ano. Ay, naku, napakagaling very na public servant si tatay. Alerto ka talaga. Talagang ikaw talaga ang kagawad talaga dapat. Kuya Ricky, ikaw, ano namang natatandaan mo noong mga panahon na yun? Nasa isang bahay po ba kaya ni tatay? May bahay po. Hiwalay naman po. Opo. Ganito po, nung kalma din lang po ako na hindi agad siya sasabog, dahil sabi nga po na aking kaibigan, walang vulkan na basta na lang nausok na basta na lang sasabog. Di pinagbaliwala ko po yun. Sa madaling sabi po, nung kinakailangan talaga kami lumikas, ang mga tao po kasi mayroong ibang hindi rin makapaniwala na sasabog na. Di naramdaman ko po talaga nung talagang kami naroon na sa talisay, mga tao pa rin pong gustong bumalik para maisalba ang mga gamit katulad po ng aking magulang. Bumalik po ito pero hindi po siya nakarating at kita nila po sa lobby na pumapatak na po yung laba. Hindi na po siya nakabalik doon. Kaya po iyakan kami magkakapatid at sinisisi po kami ng tiyuhin namin. At po kami pinayagang ang aming magulang ay bumalik. Sige lang po. Sige lang, Kuya Ricky. Pwede mong ilabas yan kasi at least yan nakukwento mo na ba, nalalabas mo na yung damdamin mo nung pinagdaanan mo. Tapos po, Kuya. Saka po yung panindangan ng magulang ko na ako lagi po bumibili ng gada umaga sa talisay ng bayan. Tapos din po, nagpapatukan nga po ako ng sida doon, lagi sa akin pinabibili na minsan nga po yung utang po yung kinakain ng salumihan. Gada kinsinas lang po nababayaran. Eh, yun po aking naisip.
paninda ng aking inay, paano na, nung natabunan na, wala na. Ayun. Binalikan na po. Oo. Kuya Ricky, ibig niyo pong sabihin, kasi ginusto ni na tatay na bumalik. Opo, ngayon, pinayagan ninyo. Hindi po namin siya pinayagan. Sobrang lang pong ang tatay ko, dahil sobrang lakas po ng loob. Bumalik iniwan siya. Niya po ang dalawang ampo namin, yung pamangkin ko. Bumalik po siya para lang po may maisalbang gamit. Okay.